araw na ito ay ipinapahayag ng Bagong Alyansang Makabayan, Hong Kong and Macau, ang tunay na state of the migrants and the Filipino people. Ang tunay na kalagayan ng mga migranteng Pilipino at ng mamamayan sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Taliwas sa inaasahang pagyayabang na gagawin bukas ng administrasyon ni Noynoy Aquino, ngayon pa lamang ay pinapakita na namin na puro kalokohan ang aasahan nating sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address. Ang kanyang huling sona, kung tutuusin sa nakaraang mga sona, ay malinaw na malinaw na wala ang mga migranteng Pilipino sa kanyang agenda. Na minsan ay hindi binanggit ng gobyernong ito ang salitang OFW, na minsan ay hindi nabigyan ng pansin ang mga karaingan na inihapag ng mga migranteng Pilipino sa kanyang administrasyon. At siyempre hanggang sa ngayon, ang aming 15 kahilingan na inihapag o pinaabot sa administrasyon ni Noynoy nung kanyang kauupo pa lamang 5 taon na nakakaraan, kahit isa sa mga ito ay walang natugunan. Kaya ngayon malinaw na na ang administrasyong ito ay hindi tunay na naglilingkod sa taong bayan. Taliwas sa sinasabing siya ay para sa mahirap at tayo daw ang boss niya, nakita po natin sa nakaraang 5 taon na ang nakinabang doon sa ipinaglalaking paglago ng ekonomiya ay yung mga dambuhalang kapitalista, mga dayuhan at yung talagang mga sobrang mayayaman na. Katunayan, ang 12 pinakamayamang individual sa Pilipinas, kabilang na po itong sina Henry C., ito pong sina pamilyang Gokong Wei, ito pong pamilya, halimbawa, nitong mga nagmamay-ari ng DMCI at mga malalaki pang mga kapitalista, 12 lamang po sa kanila ay bumubuo na ng 20% ng kabuuang kita ng buong bansa. 20% po ng GDP ay kita ng 20 tao lamang. Ibig pong sabihin, ang 80% ng kita ng buong bayan ay siya lamang paghahatian ng mahigit po sa 900,000 mamamayan. Ito po'y patunay lamang na ang tunay na nakikinabang sa mga tinatawag na paglago daw ng ekonomiya ay iilan pong mga tao, iilan pong mga kapitalista, napakaliit po na sektor o bilang ng ating mamamayan. Bukod po dyan, taliwas po sa ipinapagyabang nila na magkakaroon daw ng mga serbisyong panlipunan, kabaligtaran po ang ating naranasan. Katunayan po, privatisasyon ang isinulong ng gobyernong ito. Pinaprivatize ang mga ospital, pinaprivatize po maging ang mga paaralan, at ngayon po, kitang-kita po natin maging ang mga pampublikong transportasyon. Kita nyo naman po kung paano pinabayaan, ito pong ating isa sa pinaka-accessible na mass transport, yun pong ating MRT at LRT, na mula po sa mahigit 40 bagol, ngayon po yung mga 7 na lamang ang umaandar. Hindi na rin po ito ligtas. Ito po ay bukod sa hindi ligtas, nagtataas pa ng singil. Bakit po? Sapagkat ipinasa po ito sa pribadong korporasyon at ginarantiyahan ng administrasyong ito ang 15% kita ng pribadong nagmamay-ari o pribadong konsesyon dito po sa MRT-LRT. Patunay po na taliwas ay pinagmamayabang, ito po ay hindi pinakikinabangan ng mahihirap, kundi pinakikinabangan po ng mga pribadong investor. Bukod po dyan, ito pong programang K-12. Ito pong K-12 na ipinagyayabang ng administrasyon na ito na para daw po makasabay ang ating sistema ng edukasyon sa pandaigdigang larangan ay isa pong malaking kalokohan, sapagkat sa totoo lamang po yung pinaka-basic na problema ng ating edukasyon, ang kawalan po ng sapat na bilang ng guro, kawalan po ng sapat na bilang ng mga silid-aralan, ng upuan, gamit sa eskwela, ng libro, sahod ng teacher, lahat po ito ay hindi tinutugunan. Kahit po gawing K-12, K-14 o ilang bilang pa, hindi po mag-i-improve ang sistema ng edukasyon kung hindi po tutugunan ang pinaka-basic na pangangailangan at problema sa sistema ng ating edukasyon. At syempre po, ang nasa likod din po niyan ay yung pong privatization ng sistema ng edukasyon. Sa halip po na pinangahawakan ng gobyerno yung pagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon, ipinapasa po sa mga pribado. Kaya po dito po sa sistemang K-12, ang tangi pong disenyon, dito po sa disenyong ito, ang tanging makikinabang ay ang mga pribadong mga nagmamay-ari ng paaralan
dahil dagdag po itong dalawang taon na gagastusan ng ating mga magulang, dalawang taon na paghihirapan po ng ating mga mag-aaral, at siyempre pag-graduate, wala pa rin katiyakan sa trabaho. Ito po'y magbubunga rin ng tanggalan sa trabaho sa mga guro, sapagkat dalawang taon po walang magpe-first year and second year college. Ibig pong sabihin, maraming mga guro natin, ngayon po marami nang walang trabaho, madadagdagan pa po yan. Dadagdag po at papatong yan sa lumalaking bilang ng disempleyo. Ito po ang isa pang malaking problema ng administrasyong ito. Hindi po ito lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Katunayan po, 6,000 mga Pilipino ang umaalis ng bansa kada araw para po magtrabaho sa iba't ibang mga bansa, kabilang na po ang mga pinakadelikadong mga lugar. Maging ang mga bansa pong may digmaan, may giyera, pinupuntahan na sapagkat wala pong kabuhayan, walang kita sa ating sariling bansa. Walang trabaho, at kung meron man, napakababa po ng sahod. Hindi itinataas ang sahod. Sa 5 taon pong panunungkulan ni Noynoy Aquino, hindi nagkaroon ng aumento sa sahod. Ang panukala po ng mga progresibong organisasyon at union ay magkaroon ng 16,000 na pambansang minimum na sahod. Ito po ay hindi pinapakinggan ng gobyerno natin, at lalo na ng gobyernong Noynoy Aquino. Bukod po dyan, napakadelikado po ng kalagayan ng ating mga manggagawa. Kitang-kita po yan. Dahil po sa malawakang kontraktualisasyon, wala na pong mga regular na manggagawa ngayon. Karamihan ay kontraktual. Pagkakalipas ng 5 buwan, sila po ay tinatanggal sa trabaho at nire-rehire na lamang uli. Ito po ay para tiyakin na malaki ang tubo ng mga kapitalista, at nang sa gayon po, walang benepisyo ang mga manggagawa at mababa rin ang sahod. At sabi ko nga po, napaka-delikado at peligroso. Kitang-kita po sa nangyaring trahedya doon po sa Kentex Manufacturing, kung saan po, kita nyo, para mga bilanggo ang mga manggagawa sa loob ng pagawaan. Kaya po, pag nagkaroon ng mga sunog, talaga pong hindi ligtas ang mga pagawaan. Ito po ay substandard. Ito po ay hindi pumapantayo, umaayon sa mga safety standards na kung saan po dapat responsibilidad ng gobyerno, hindi lamang po ng may-ari ng pabrika. Pero ganyan pa rin po, walang hustisyang naganap o nakuha ang ating mga manggagawa, dahil ang tangi po nga kinakasuhan ngayon ay ang may-ari lamang ng factory at ang local government unit. Pinalusot po ang DILG, ang Bureau of Fire Protection, at ganoon din po ang Department of Labor and Employment na siya pong nagbigay ng clearance para mag-operate ang pagawaan ito. At dito rin po sa administrasyong ito na nagmamalaki na malinis daw, malinis na administrasyon o malinis na pamamahala ang kanilang ipinagyamayabang. At sabi nga po nito, kauupo pa lamang ni B.S. Aquino, kung wala daw pong korap, walang mahirap, abay lalo na pong lumaganap at lalong nabunyag ang napakalawak na korupsyon mismo sa administrasyong ito. Yan po ay sa forma ng pork barrel. At yung pong pork barrel system ay talaga pong pinamamayagpag ng administrasyong ito hanggang sa huling sandali. Sa kabila po ng pagdideklara ng Korte Suprema na ang pork barrel system o yung tinatawag pong PDAF, ito po yung Priority Development Assistance Fund, na ito daw po ay unconstitutional. Gayon din po, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional din yung Disbursement Acceleration Program na imbento po mismo ni Presidente B.S. Aquino. Tinutuloy po nila ang sistemang pork barrel. In fact, ito pong 2016 budget na inaprubahan ng Kongreso ay isa pong tad-tad, no, ng pork barrel. Nagmamantika ito pong budget na ito, sapagkat napakadami pong pork funds dito sa 2016 budget, dahil po ito ay tinatawag din na election budget. Ibig pong sabihin, naghahanda na ang administrasyon na ito na gamitin ang pondo ng mamamayan para tiyakin ang panalo ng kanilang mga manok sa darating na 2016 election. Mapapansin niyo po ngayon sa Pilipinas, lahat po ng mga tao ng administrasyon, ng manok ng administrasyon na inaasahan pong lalaban sa susunod na eleksyon ay nakapwesto na po sa iba't ibang mga departamento at ginagamit ang pondo ng mga departamentong ito para po i-promote ang kanilang sarili. At ito po ay meron lamang cover, no, o pabalat na ang pinopromote nila, programa daw noong kanilang departamento. Isang halimbawa po dyan, itong PhilHealth.
kapapalit pa lamang po ng direktor niyaan. Ito pong dating kandidato pagkasenador ng administrasyon na si Risa Hontiveros, eh makikita niyo na po sa likod ng mga bus na nagkalat na sa kamay nilaan ang mukha ni Risa Hontiveros. Kunwari, pinopromote ang programa ng PhilHealth, pero ang totoo, pinopromote ang kanyang sarili sapagkat lalaban uli siya sa pagkasenador. Ganon din po ang sekretary po o kalihim ng TESDA. Nandun din po ang kanya paulit-ulit ng lumalabas sa telebisyon. At ganon din po ang iba pang mga tao ng administrasyon na talaga pong ginagamit na ang kanilang mga posisyon. Kabilang na po ang kandidato o yung manok ng administrasyon na si Marrojas. Maya't maya lumalabas na ang mukha sa telebisyon upang ipagmalaki ng mga nagagawa ng kanilang departamento. Pero sa totoo lamang po, ito ay paghahanda na sa darating na eleksyon. Kaya ano po ang panawagan ng bayan? Tama na po ang ganitong sistema ng pamamalakad. Malinaw na po na hindi naglilingkod sa taong bayan ng administrasyong ito. Malinaw na po sa atin na ang tunay na boss nitong si B.S. Aquino ay yung mga mayayamang kagaya nila Henry C., kagaya po nitong sila Consunji, ito pong pamilya po ng Gokong Wei, at ito pong mga dambuhalang mga kapitalista sa Pilipinas. Isa rin po sa boss niya, siyempre, ay ang dayuhang amo niya sa pangunguna po ng imperialistang gobyerno ng Estados Unidos na talaga pong sunod-sunuran itong administrasyon ni B.S. Aquino. Kaya naman po hindi lamang pinamigay na at isunuko ang ating soberenya, kundi katuwang po ng administrasyon o ng rehimeng U.S. ay talaga pong tinutulak nito ang panunupil sa ating mga mamamayan na lumalaban para po sa tunay na pagbabago. Kaya po bukas, magkakaroon din ng malawakang pagkilos ang mamamayan upang ipakita at ilantad ang kahungkagan, ang kabulukan ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Tiyak po dadalhin ni Noynoy Aquino ang usapan sa darating na eleksyon. Tiyak po na ang gusto ng gobyernong ito tumutok lamang ang atensyon ng mamamayan sa darating na halalan, at doon itali ang ating pag-asa sa sino na naman ang papalit sa kanyang administrasyon. Ito rin po ang pinaghahandaan ng administrasyong ito. Ang eleksyong darating ay titiyakin po nitong si B.S. Aquino na mananalo ang kanilang mga manok upang ipagpatuloy po nila ang kanilang kontra-mamamayan at kontra-migranting mga programa. Kaya po para sa atin, sa mamamayan, sa taong bayan, ang tangi po nating pag-asa ay hindi sa eleksyon, hindi po sa pagpapalit ng mga taong nasa gobyerno. Magpaulit-ulit man po ang eleksyon, magpapalit-palit man po ang presidente at ang mga politiko, kung patuloy ang sistemang bulok, ang sistemang piyudal, ang sistemang ginagamit ng mga kapitalistang ito at ng mga landlords o Panginoong may lupa na ito ang posisyon sa gobyerno para sila magpayaman, kung patuloy na nasa ilalim tayo ng kontrol ng mga dayuhang bansa sa pangunguna ng imperialistang US, hindi magbabago ang ating kalagayan. Sa pamamagitan po ng pagkilos ng mamamayan, sa pamamagitan po ng pagigiit ng mamamayan para sa kanyang karapatan at pagsusulong ng alternatibo, alternatibong sistema, yung pong sistemang magbibigay ng lupa sa mga magsasaka. Tunay na reformang agraryo kung saan ang mga magsasaka, 75% ng ating populasyon ay magkakaroon ng sariling lupa, at hindi lamang yan, bibigyan ng suporta ng gobyerno, may ayuda at meron pong suporta upang tiyakin na produktibo ang pag-aani, at gayon din po ay meron pong tiyak na benta o pagbebentahan ng produkto ng ating mga magsasaka. Tiyak po lalago ang kabuhayan ng kalakhan ng ating mamamayan. Pangalawa po, ang paglikha ng tinatawag po na pambansang industriya. Nasa atin ang lahat ng yaman. Nasa atin ang lahat po ng mga natural resources, ng mga mahal na mga minerals. Ginto, bakal, copper, kahit ano po nasa atin. Meron tayong langis, meron tayong natural gas, pero hindi tayo ang nakikinabang dayuhan. Sa pamamagitan po ng programa ng pambansang industrialisasyon na isinusulong ng kilusang pambansa demokratiko, ito po ay magbibigay ng tunay at pangmatagalang empleyo
para sa mas maraming mamamayan at magbibigay po ng istabilidad sa ekonomiya ng bansa natin. Hindi na kailangang lumabas ng ating mga manggagawa para magpaalipin at magtrabaho sa ibang bansa. Sa mismong bansa natin, lilikha ng trabaho ang programang ito. Ito po ang tunay na alternatibo at tunay na tumutugon sa kahilingan at sa karaingan ng mamamayan. Ito po ang paghahandaan at gagawin at dito po kikilos ang Bagong Alyansang Makabayan kasama ang malawak na sambayanan.